Guys, welcome back to our channel. And today's video is magluluto po tayo ng macaroni. Pasta, macaroni. Then, ano ang sauce natin? Sardines sauce. So, sardines guys, or iwashi, or ano bang tawag sa atin sa ano? Tamban is a kind of sardines. Then, ang sardines is napaka-good for our health, good for our heart. Yung kahit luto na siya, or kahit nasa canned na siya, yung oil niya is still good pa rin. So, kung hindi ka mahilig sa sardines, kahiligan mo na ang sardines. Then, I use sibuyas. Anyway, ang sibuyas dito guys, hindi nagmahal. Regular ang ano, wala nitong economic sabotage. Hindi ka talaga sa Pilipinas na maraming drama, maraming economic sabotage, nagtaas ang sugar, nagtaas ang sibuyas. Hindi naman effective sa ibang bansa. Diba? Hindi naman nagtaas ang sugar dito, hindi nagtaas ang sibuyas dito. Pero bakit sa Pilipinas lang, economic sabotage. So, I use whole onion. Then, a canned tomato paste. Green whole olive pickles. Then, ito ay isang optional lang. Kahit wala to, okay lang. Ito po ay mentai cream. Itlog siya ng isda. Isa na lang kasi natira. Eh, wala akong mentai. So, gagamitin ko siya. Pangdagdag siya ng flavor. Actually, without this, it's okay. Kaya ko siya ilalagay. Kasi medyo madami yung aking pastang lulutuin. Eh, apat lang yung aking sauce, ay pang sauce ko, tsaka konti lang yung aking tomato paste, kaya sure na kukulangin siya, kaya dadagdagan ko siya nito. Ano siya, mentay, itlog siya ng isda guys, itlog siya ng isda na may cream siya na ano, sauce, masarap siya sa pasta, Japanese style sauce ito ng pasta. So let's continue and please keep watching. Ito nga pala ating sardinas, sardines ako ng sardines pero hindi ko binuksan. So nakalagay siya sa isang karton. At ganito ang kanyang lata. Yan. Ito ang nakalagay dito is nakuha daw siya sa dagat Nihon Detsurita Iwashi wo te wo hotte de. Wakaranai, ang hirap basahin. Basta, sa ano daw ito, sa Japan daw ito nahuli na mga iwashi or tamban. Then, dinila sa Thai at doon kinan goods sa Thai. So, yung Thailand. Doon kinan goods. Kasi mas mura doon ang labor. So, pagkahuli dito, dinila sa Thai at doon kinan goods. Mura doon ang labor. Sa, kasi ang fishing boat or fishing ship dito sa Japan is mostly may freezer eh. So, fresh pa lang pinrace na nila. Kaya dito sa amin kahit sa bundok, nakakarating ang isda dito sobrang fresh. Sobrang fresh pa rin kasi ano sila, high-tech sila. So, ayan guys, yung ganyang laman. Ayan. Oil lang siya guys, hindi siya tomato paste, kundi oil lang siya. And, napaka-fresh. Ayan, nakita nyo naman, di ba? Sobrang fresh pa talaga ng isda. Kaya, masarap. So, oil siya. So, ayan guys, continue natin, para hindi umaba. So, here guys, let's continue. Nag-isa ko na po yung ating garlic and onion. And let's follow the main ingredients for our sauce. Ito po siya guys, malapitan. Super fresh yung kanyang isda. Hindi nadudurog. At manamis na manis, talagang lasang fresh. Kasi kilala kong fresh, bakit? Kasi anak ako na may isda. Yun ang advantage kapag anak ka ng mangingisda guys. Marunong kang kumilatis ng isda na fresh at saka bulok. Sa mata pa lang. Yun. At saka sa amoy. Napakasarap ng sardines talaga. As in. Kaya season ng sardines ngayon sa Japan. Ganitong seasons. Yan yung medyo affordable yung sardines. At saka maraming marami silang supply. So, yun. Kaya talagang halos araw-araw nagigrilled ako ng salmon. Nakita nyo naman sa, sa vlogs ko na. Tatlong channel ko na mayroong mga, sardines na, grilled. So, then let's follow the soy sauce. Soy sauce ba? Sorry. Kamatis. Parang hirap magsalita. Anong nangyari sa akin? Na-block ang aking isip pa.
Sobrang lamig kasi, grabe. Sinarado ko yung bintana sa sobrang lamig. So, yun. Let's follow the soy sauce na naman. Sorry naman. Kamatis. Tomato sauce. Then, para dumami siya, lalagay natin ang pwede nyo nagdagay ng, halimbawa, mayroong nakitang instant seafoods. Pwede siya. Huwag lang meat sauce kasi sardines plus meat sauce is not good combination. So, ito naman siya ay anak ng isda. So, magiging okay din ang kanilang combination. So, ayan guys. Then, nabuwal ko na yung ating pasta. Kasi ang ating sauce is napakabilis lang lutuin. Halo-halo mo lang. Ang gisahin mo lang is yung garlic at saka onion. Then, ilagay mo lang yung mga ingredients. Then, pakukuluin mo siya. Olive. Kunti lang yung olive ko. Nakain kasi ng anak ko eh. Paborito to ng anak kong olive. Paborito naming dalawa. So, yun guys. So, ayan guys. Kumulo na yung sauce natin at ready na natin ilagay ang ating pasta. So, ganun lang siya kasimple. At salamat sa mga nanood hanggang dulo. Naway nag-enjoy kayo sa aking munting recipe sardines pasta. So, ayan. Mahilig po ako sa sardines guys. At ang pasta na ating gamitin, ay ang macaroni ating gamitin is yung ganito guys. Kasi nanunuot yung lasa ng sauce sa ating macaroni. So yun. Pwede naman din yung pasta na mahaba. At the best is ganito. So both okay. So yan. Ready to serve. Thanks for watching. At ipapakita ko sa inyo kung paano siya natin kakainin. So, dahil dumating na yung aking anak, ayaw pa naman niya ng sardines. Gusto niya pasta lang at saka sabaw. Sauce pala. Ay ating pakakainin. Dahil wala daw siyang dala na tinapay. So, yan. Ito ay dried na seaweeds. Aonori. Seaweeds po ito. Yan po yung laman niya. Yan. So, yan siya. Powder. Hindi po siya parsley. Hindi po siya dahon ng halaman. Kundi, siya? Seaweeds. Mabango. Tinatoppings. Amoy dagat. Tinatapis nito sa mga takoyaki. So, yan. Thanks for watching. At naway nag-enjoy kayo hanggang dulo. Maraming salamat, guys. And please, thumbs up. And kindly share to your community or even other social media. So, until here, bye-bye. Thanks for watching.